Fantastic morning. My name is Lionel Leslie Villanueva. I'm Fern 02, SAFR Presidential Director, Multi-Millionaires Club and Regal Circle Club, aka Mr. Legendary. And thank you for your time para makinig sa aming RBA or Revolutionary Business Advantage presentation for today. Kaya ka nandito sapagkat ikaw ay isa sa mga naimbitahan namin para makita ang opportunity na naghihintay sa'yo dito sa Ifern. Nagustuhan mo ba yung aming presentation? Buong business presentation, nakita mo ba kung gaano kaganda at stable ang ating kumpanya, yung produkto, at yung kitaan dito kay Ifern? I'm sure nagustuhan mo ng husto lahat ng mga nakita mo may kinalaman dito sa opportunity na to. And sobrang excited kami na isa ka sa maging business partner namin, matulungan namin at mabagong buhay dito sa Ifern. Pero alam ko na meron kang mga agam-agam, meron kang mga problema na kung paano ka makakapasok dito. Marahil marami kang iniisip kung para sa'yo nga ba talaga to. Siguro iniisip mo kung may oras ka ba para gawin tong negosyo na to. O kung nababagay ba sa'yo o kakayanin mo ba itong business natin. Yan din yung mga tanong ko bago ako nagsimula dito sa negosyo na to. Let me tell you about my story. 2016, nung una ko nakita itong negosyo na to. I used to be a real estate agent sa Robinson's Land, earning about 12,000 pesos per month bilang allowance. Pero syempre, 12,000 a month, definitely kulang na kulang po siya pang galaw-galaw, pambayad ng bills, pangkain, pang-allowance, pamasaya at kung ano-ano pa. Bilang isang ahente, ang trabaho namin ay mula 9 a.m. to 9 p.m. 9 a.m. bago magbukas ang mall at 9 p.m. pagkatapos ng mall hours. 12 hours na namimigay ng flyers, palagi nakatayo, bawal nakaupo. Pero kahit pa 12 hours kami na mamigay ng flyers, hindi naman lahat tumatanggap. Hindi lahat interesado kasi mahal ang pagbili ng kondo. Million-million yung halaga. Kaya naman jackpot kapag ka nakabenta ako kahit isa. So palagay na lang natin na 10 million ang mabenta ko, may 3% ako na porsyento doon sa nabenta ko na kondo. Kaya lang ang problema, hindi agad-agad nakukuha yung commission namin kapag nakabenta kami. Kasi nakadepende sa buyer, sa hulog ng buyer, yung kung magkano yung makukuha namin at kung kailan darating yung commission na para sa amin. Kaya kung minsan naabot ng 2 years, yung pinakamatagal ko natanggap, up to 5 years. So, ibig sabihin, kulang na kulang talaga. At by the time na dumating yung commission, bauna ako sa utang. Ang masakit na parte noon, kapag hindi nakabenta, wala nang ang commission, pwede pa matanggal ang allowance. Dahil kapag ka within 3 months, hindi ako nakakota, tatanggalin nila yung 12,000 a month. So saan ako pupulutin? Definitely sa angkungan. Sa dinami-dami ng mga ahente na nagkalat sa mall upang mamigay ng mga flyers, sobrang daming kakompetensya, sobrang dami na pwede magbenta ng kondo. Kaya what are the odds na yung tao kukuha sa akin? Sobrang liit lang. Kaya naman ako, nagpa-pray ako at that time, back in 2016, na magkaroon ako sana ng opportunity para makadagdag man lang sa kinikita ko na 12,000 naman. Para may panggalaw-galaw man lang, may additional man na napambayad ng bills. One day, yung friend ko, which is ngayon is our first ever Ruby Presidential Director, Upline Desk, Antara Lacerna, okay, nag-chat sa akin para ibalita na meron kaming pagkakakitaan, meron kaming racket. Sabi ko, ano yan? Diba? Sabi niya, pwedeng kumita ng part-time. Pwedeng kumita ng malaki. No? Up to 20,000 a month, 20,000 a week, 20,000 a day. Pwedeng-pwede daw kitain. Sabi ko, sige, check ko yan. So nakipag-meet ako sa kanya, pinakita niya sa akin yung same opportunity na nakakita ninyo. Same opportunity of Ifern. And then agad-agad, no? Nagustuhan ko yung opportunity. Nagustuhan ko yung produkto, yung company profile, sobrang stable, and at the same time, yung kitaan. Nakakabaliw talaga yung kitaan. Pero ako dahil ng karamihan sa atin dito, may isa ka doon sa mga nanonood na gusto mo mag-join? Nakita mo na ang laki ng potential ng negosyo, kayang-kaya mong gawin, kaya lang problema, yung pang-join. At that time, wala akong pera. Again, 12,000 a month lang ang kinikita ko. Kulang pa sa akin yun. Ngayon, paglalabasin ako ng additional na 8,500, diba? 25,500,
59,500. Definitely, kahit itaktak mo ko at that time, wala ako ni isang kusing na pwedeng ibigay para pangbayad. Wala po talaga. Kasi baon ako sa utang, kulang ang kinikita ko, at napakarami mga kagastusan. Kaya lang, ako po yung tipo ng tao na mapamaraan. Sabi nila, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Kaya ako po, ginawa ko ng paraan yung pang-join ko dito kay Ifern. Hindi lang isang account, hindi lang tatlong accounts, kundi 7 accounts yung ginawa ko po ng paraan dito kay Ifern. Nung nakita ko na kaya kong gawin to, kaya kong gawa ng paraan to, agad-agad po, nag-join po ako. Kinabukasan na kinabukasan pagkausap sa akin, sumali ako kay Ifern. Hindi ko na hinintay ang pagkakataon o na may darating na pera, may iniintay akong pera or what. Hindi, ginawa ko siya agad ng paraan. Bakit? Isa lang ang nakita ko dito. Ito yung opportunity na pwedeng magbago ng buhay ko. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik, agad-agad join ako kay Ifern. And once I joined at nakuha ko yung mga packages ko, ginawa ko po talaga itong negosyo na to. Paano ko ginawa? Eh meron akong trabaho. Maaaring yung iba sa inyo, sabi, ako din may trabaho ako eh. Hindi ko masisingit sa schedule ko yon. Well, again, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, napakaraming dahilan. Ako po, gustong-gusto kong mabago yung buhay ko. Gustong-gusto kong kumita dito. At syempre, dahil ginawa ko lang ng paraan, pinangutang ko yung pang-join ko dito, kailangan ko mabayaran. So on my first month of doing the business, talagang hinataw ko po siya. Day one pa lang, kumausap na po ako ng pwede kong kausapin. Paano? Eh may trabaho ako from 9 a.m. to 9 p.m. Simple lang. Kung hindi ako maisingit yung schedule ko from 9 a.m. to 9 p.m. kasi may trabaho ako, after work po ako nag-a-Ifern. Magmula alas 10 ng gabi hanggang madaling araw, naglalatag po ako, nagpe-present po ako sa mga prospects ko. At sa totoo lang po, yung isang buong buwan po na yon, grabe, nakakapagod, nakakagutom, at nakakapuyat. Puyat, gutom, pagod. Yun po ako sa loob ng isang buwan. Bakit? Siyempre, may trabaho ko, hindi ako na nagpahinga agad, nag-Ifern pa ako. Bakit ako gutom? Kasi wala naman akong additional na pera para tustusan yung pangkain ko sa gabi. Sa totoo lang, dapat kakain ako sa bahay na para tipid. At puyat ako kasi madaling araw na ako nakaka-uwi. Pero alam mo ba, okay lang yun. Walang problema yun sa akin. Bakit? On my first month of doing the business, kumita po ako agad. My first check, 72,000 pesos. Sulit po ba yung kinapagod, kinapuyat at kinagutom ko sa loob ng isang buwan? Sulit na sulit. Bakit? Sa totoo lang po, yung 72,000 na cheque ko po na yan, that is 6 times or 6 months equivalent noong tinatrabaho ko sa real estate. In short, nakatipid po ako ng napakahabang oras. Kasi dito sa negosyo na to, dito sa Ifern business mo, kapag kumita ka ng malaki, sa totoo lang, hindi naman po yung amount, yung pagmamalaki mo. May pagmamalaki natin dito ay yung oras na pwede nating matipid. Yung oras para kunin yung mga pangarap natin na papaigsik. Yun po yung pwedeng gawin nito sa inyo. Na instead na pinagtatrabaho natin ng ilang taon sa ating trabaho, sa employment, dito, pag kumita ka ng doble, triple, apat na beses, anin na beses, yung iba, 10 beses pa ng kinikita nila, definitely makakatipid ka ng oras. And ako po, 6 months straight, ako po ay nag-part-time dito kay Ifern. Pero nung nakita ko na unti-unti na lumalaki na lumalaking income ko, nasa sa isip ko na dapat gawin ko na to ng full-time. Also, on my first month of doing the business, ako po ay nag-qualify kasama nung taong in-invite ko dito at nung taong na nag-invite sa akin sa iFly Japan. It's my first ever na travel incentive na napuntahan because of the iFern business. May kumita na ako ng 72,000, meron pa akong free trip. All expenses paid trip papuntang Japan. At noong time na yun, grabe, sobrang baliw na baliw po talaga ako dahil hindi ko akalain na ganito yung dadalhin sa akin ng Ifern. Magmula noon, nag-decide ako, sabi ko, kailangan ko itong gawin ng full-time. After 6 months of becoming a part-timer dito sa negosyo na to, I finally resigned sa aking pong trabaho bilang isang ahente. Ngayon, 12,000 naman ko, hindi na po ako nang hinayang. Bakit? Alam ko na itong negosyo na to, it will bring me
more. It will bring me millions once na sineryoso ko talaga itong business. Come 2017, ako po ay nag-full-time kay Ifern. And a few months after, doon na po nagsimula na ako po ay kumita ng first ever 6 digits in a month ko na income. Magmula po noon dire-diretso from January up to July 2017, 7 months of doing this business full-time, I became the youngest Millionaire's Club of Ifern. Hindi ko po akalain na mangyayari po yun sa akin. Na yung dati from 12,000 a month na kinikita, magiging 6 digits na naman, akalain mo mag-accumulate ako ng 1 million sa loob lang ng 7 buwan. Ang masarap po nun, nung time na ako po ay nawarda ng Millionaire's Club, kasabay po nun na nag-rank advance ako bilang isang field manager. At bilang isang field manager, meron po akong rewards and incentives. Naniniwala po ako na kung ikaw ay nagbebenta ng isang bagay, dapat meron ka o ginagamit mo yung isang bagay na binibenta mo. Kagaya ng ano? Kagaya ng alahas. Magbibenta ka ng alahas, dapat may alahas ka na binibenta mo. Magbibenta ka ng damit, dapat sinusuot mo yung damit na binibenta mo. Magbibenta ka ng relo, dapat may relo ka na ibinibenta mo. Pero ako po, bilang isang ahente ng kondo, wala po akong kondo. Kaya naman kapag nagbibenta ako, nakaklose ako ng mga deals sa aking mga kliyente, silang ibig sabihin nun, isa po akong bolero. Binubola ko lang po yung mga clients ko. Kaya naman po sinasabi ko sa sarili ko na once na I become successful here in this business, kukuha ako ng sarili kong condo unit. And at that time, when I received my rewards and incentives, agad-agad po nag-reserve po ako para sa isang bago kong condo unit. And eto na po siya. Eto na po yun. Dito po ako nakastay ngayon. Though that was back in 2017, nag-regular payment term po ako. Pero nung na-turnover po siya sa akin during the pandemic, pina-interior design ko po siya at eto na po siya ngayon. Isa po siya sa mga na-feature ng isang sikat na vlogger na architect dito po sa YouTube at pina-design ko po sa kanya, catered to my needs as a bachelor. Ang nakakatuwa po noon, hindi lamang po ako yung tao na naging successful dito. Sabi nga dito sa business natin, tulungan mo yung mga tao na i-invitein mo para yumaman at makuha yung mga pangarap nila. Kumuha ka ng isa sa kaliwa, kumuha ka ng isa sa kanan, sila din mismo magiging successful pagka tinulungan mo sila. At pag nakuha nila maging successful dahil sa tulong mo, sigurado masuccessful ka. Kaya naman, ako nasa puso't isip ko, natutulungan ko yung mga tao na ina-invite at naniwala sa akin dito. Sobra akong proud sa resulta ng mga in-invite ko dito, magmula sa ating 003 grand upline ng Blazing Dragons Organization, upline Thelma Vargas. Ngayon ay nasa million dollar club na. Nag-a-average ng 7 digits every month. Nakabili na sarili niyang bahay, ng mga luxury cars, at naku ano-ano pa. At kay upline Jean Garcia, na ngayon ay nasa multi-millionaires club. At Council of Presidential Directors na din. Ang buong team legendary ay lumaki ng husto na dahil sa negosyo po na ito. Under my organization, meron na pong nasa 50 na mga successful millionaires and multi-millionaires club under my team. Kaya naman po, hindi nakakapagtaka at sobrang nakaka-bless dahil sa pagtulong ko sa aking grupo, ako po mismo ay nabihiyaan. Nagtuloy-tuloy ang success ko from 2018 2019 to 2020 na pandemic year, kalain mo, doon ko na-experience. Kauna-una ako 7 digits every month na income. 1 million kada buwan. At buong pandemic, ako po ay nakaranas kumita ng 7 digits every month for 12 straight months. Kaya naman po, isa po ako ngayon sa mga tao na na-award ang bilang Regal Circle Club. At sobrang dami pa po ng mga nangyaring magaganda sa akin nang dahil po dito sa akin pong decision to join the Ifern business. Kaya sobrang pasalamat ko po sa lahat ng mga tao na sumuporta sa negosyo na to, of course to my team, Team Legendary, and of course sa taong nag-invite po sa akin, kay Upline Descantar Lacerna, sa akin po mga leaders, and higit sa lahat
sa taon na nagpasimula nitong negosyo na to, kay Sir Tomanitan po. Sobrang laki ng utang na loob po namin sa inyo, lalo-lalo na po ako sa inyong vision para i-share ang pagyaman sa kagaya po namin mga ordinaryong tao lang. Ngayon, na-transform na po ng husto yung buhay. Kaya kapatid, kung isa ka sa mga nanonood ngayon na gusto mo rin mabago yung buhay mo, na pagkatapos ng pandemya, gusto mo makabawi at gusto mo kumita ng extra para sa pamilya mo, hindi na umasa sa mga ayuda ng gobyerno at pandagdag sa mga bayarin, pambayad sa mga utang, may pangarap ka at gusto mo maging healthy ang buong pamilya mo, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na to si Ifern, mag-join ka na dito sa amin. Lahat kami na nandito, handang tulungan ka. Huwag na huwag kang matatakot. Dahil lahat ng mga bagay na kailangan mo malaman at matutunan dito, ituturo namin sa inyo. Kung may pangarap ka para sa sarili mo at sa buong pamilya mo, now is the time for you to act. Now is the time for you to do this. Now is the time for you to take control of your life. Do this for the change na matagal mo nang hinihintay. Maybe this is the opportunity na matagal mo nang pinagnanalangin. Kaya huwag ka na magkatubili. Kontakin mo na yung tao na nagbigay sa inyo ng video na to. At simulan natin ito pa rin mapangarap mo through the Ifern business. So once again, this is 002, Sapper Presidential Director, Multi-Millionaires Club, Regal Circuit Club, at napakaraming pang clubs saying, whatever you do, always remember that you are legendary. Fly high 2022. Bye!